Ipinag-utos na rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na magparehistro ang mga blogger at filmmaker na kumikita sa pamamagitan ng mga online advertisement. Ito ang balita ni Mon Hoxon. Inilabas na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang listahan ng mga online merchant na kailangang magparehistro sa kanilang tanggapan. Kabilang dito ang e-commerce platform providers, internet retailers of consumer goods, digital service, membership at subscription, digital transaction gamit ang electronic platform at media, online blogging filmmaker na kumikita sa pamamagitan ng advertisement sa kanilang channel at ride-hailing services ng mga pagkain, transportation, delivery at merchandise. Pero paglilinaw ng BIR na ang nire-require na magparehistro ay ang mga online merchant na kumikita ng 250,000 pesos taon-taon. Kung kaya't walang dapat alalahanin ang mga kababayan natin na kumikita lamang ng maliit na halaga sa kanilang online shop o di kaya'y sa vlogging. Ayon sa website na TubeBuddy, ilan sa mga Pilipino ang kumikita ng malaki mapa-vlogging man o filmmaking. Kabilang dito si Alex Gonzaga na may tinatayang kita na 185,000 hanggang 2.9 million pesos kada buwan. Ang magkapatid na Niana at Rand Skyle na may estimated combined income na aabot ng 600,000 hanggang 9 million pesos kada buwan. At ang YouTube channel na Rafi Tulfo in Action na may estimated income na 3.2 million hanggang 50 million kada buwan. Bawat video na mapapanood at channel page na bibisitahin ay mayroong mga advertisement. Isa ito sa source of income ng mga vlogger at filmmaker bukod pa sa product endorsement at sa ibinabayad ng YouTube sa kanila. Inatasan na rin ng BIR ang lahat ng kanilang mga tanggapan na agad i-release ang Certificate of Registration, isa o dalawang araw matapos maipasa ang kanilang mga aplikasyon. Sa pagtaya ng BIR, mayroong mahigit 6 na milyong mga tinatawag na digital merchant na nag-ooperate sa bansa. Lahat ng magpaparehistro ay maaring pumila sa counter na nakareserba para sa mga senior citizen at person with disabilities. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 500 pesos at 30 pesos para sa documentary stamp tax. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.